Hello sa mga kasamahan ko dito sa YouTube. Kamusta na kayo mga kaibigan? Dahil hindi magiging successful ang bawat steps kapag nag-iisa, lalo na sa YouTube. Kaya iniimbitahan ko kayo na manood sa video na ginawa ko araw-araw. Ito ay very challenging ang bawat eksena na ginawa ko para sa inyo. And it is selected stories that based in our lives. God bless us all. And thank you very much. Dear friends, please have a seat for the start. Now. Ako ay si Ilsa Carmelotes, 55 years old, isang biyudang buhay na may anak na tatlo. Sila ay nagtatapos na lahat sa kolehiyo. Sila ay sina Elaine, 25 years old, Elmar, 23 years old, Eljon, 21 years old. Sa aking pagsisikap, maitaguyod ko sila lahat. Kaagapay ko ang scholarship program na galing sa gobyerno at ang pagiging ESKIS counselor ni Eljon. Kaya thankful ako sa mga school na mura at malalapit lang sa amin dito sa bayan ng Tangub City, Misamis Occidental. Isang araw, sabi ni Eljon sa kanyang ina, "Ma Ilsa, pupunta ako ng Manila. Otherwise, nandoon naman sina Ate Elaine at Kuya Elmar. Baka makapasok ako doon sa company na pinapasokan nila." "Abay, oo. Punta ka doon anak upang magagamit mo ang iyong skills. At kung maging mabihasa ka na, pwede ka nang mag-abroad." "Abroad, Ma?" "Yes. Sa abroad, anak, parang nag-iigib ka lang ng tubig doon at inuwi mo sa atin. Malaki ang sahod doon, anak." "Talaga? Hindi mo ako mamimiss, Ma?" "Ay, nako, bakit hindi? Pero kinokontrol ko lang ang sarili, anak, dahil ayokong makikita ko kayo na naghihirap. At sana makapag-asawa din kayo ng dadamay sa inyo. Huwag kang mag-alala, Ma. Gwapo yata kami ng mga anak mo. Natural, nadadapuan din kami ng mga magagandang dilag. Kahit hindi maganda, Eljon, basta may stable job ay okay na sa akin." Ito talaga si Mama. Masyadong pihikan. "Tama ka, Eljon. Dahil hindi basta-basta ang papel ng isang ina. Lalo nang wala na kayong ama. Hindi man ako naghahangad ng kapalit sa inyo. Pero sana sa kagustuhan ko ay masusunod niyo." "Okay, Ma. Hindi pa naman ako in love sa ngayon. Eh wala pa namang babaeng nakapagpatibok sa aking puso. Ibig ko na makapagtrabaho, Ma, at matutulungan kita." "Okay, kung yan ang ibig mong mangyari, masisiyahan din ako, siyempre." Yun ang kanilang masasayang pag-uusap na mag-ina at hanggang dumating ang schedule ng pag-alis ni Eljon papuntang Manila. Inihatid niya ito sa airport at kahit kunting luha ay hindi ito ipinapakita ni Elsa na pumapatak sa kanyang bisngi. "Okay. Okay, Ma, check in ako. Bye, Ma. Love you." "Ingat, Eljon. Sa sipi mo, yung sipi mo, yung pera mo, huwag mong kaligtaan yan. Kailangan maging maingat sa lahat ng bagay. God bless, anak." While si Eljon napaakyat na sa plane,
hindi mapipigilan ang kanyang mga mata na iiyak. First time ko na mawalay sa inyo, Ma. Kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ngunit si Mama ay hindi man lang umiyak na ako ay paalis na. Lagi itong nag-smile sa akin hanggang ako ay hindi na niya makita. Iba ka talaga, Ma. You are very strong enough as a mother of three kids. Ganon siguro din siya, siguro nang paalis na ang mga nakakatanda kong kapatid noon nung papunta sila ng Manila. Ayaw niyang iiyak sa harapan namin upang hindi ito magiging hadlang sa mga pangarap. Hindi ko ma-i-promise sa iyo kung sino at anong klaseng babae ang ihaharap ko sa altar. Dahil hindi ko pa alam. But I try my best to be the best of your test. Okay, Ma. Bye. I love you. And God bless you also. While si Elsa na nag-iisa na lang habang umuwi ito sa kanilang bahay, doon sa kanilang tahanan, ibinuhos ang kanyang mga luha. Mga anak, mahal ko kayo. Hangad ko ang maganda niyong bukas kaya hindi ko ipinapakita na umiyak ako sa iyong harapan habang kayo ay papaalis na. Hayaan niyo ako at ako ay laging magdarasal para makamit niyo ang iyong mga pinapangarap na hindi ko kaya ibigay sa inyo. Hanggang sa pagpapaaral lang ang kakaya ko, kayo na ang magsisikap upang makapasok kayo ng magandang trabaho dyan sa Manila. Sapat na sa akin na maligaya kayo. Ngunit isang araw, nakabalita si Elsa na may kinakasama na sina Elaine at si Elmar doon sa Manila at walang mga stable job. Ganon din si Elmar, isang tendera ng kantin sa kampani nila ang kanyang kinakasama ngayon. Ganito ang reaksyon ng ina. Ano ang nangyari sa mga anak ko? Mayroon ang kinakasama sina Elaine at Elmar at walang mga stable job? Jesus ko. Kawawa ang mga anak ko. Paano sila makakatulong dyan? Nanuhaw ang kanilang mga kinakasama. Ito talagang mga babae. Gustong makapanghantok ng gwapo at gwapa kong mga anak. Balaman pa ang sakaalam at utak. Tatawagan ko sila mamaya. Kinagabihan, nag-video call sa group ang mag-ina at ang magkakapatid. Ito ang sabi ni Elaine. Hello Ma, kamusta ka na? Ito ang sagot sa kanyang ina. Hindi talaga okay, Elaine. Nabalitaan kong may kinakasama ka na at si Elmar. Ano ba? Wala na ba akong halaga sa inyo? Bakit sa iba ko ito nalalaman? Wala kayong mga respeto sa akin bilang ina nyo. Ito ang sagot ni Elaine at Elmar. Hindi ko akalain na ang sinasamba namin ina ay makapagsalita ng ganyan kasakit. Isa ka palang mata pobre, Ma, Elsa? Okay, sige sabihan niyo ako ng kahit ano. Dahil ang nabitawan kong salita ay hindi na magbabago. Bakit? Para ba sa akin yun? Ilang taon kayo dyan sa Manila? At naisipan niyo ba na ako ay yung tulungan? Wala, di ba? At hindi din ako nanghingi sa inyo. Dahil ayaw ko para yon sa inyo upang hindi kayo maghihirap. Dahil alam ko na mahirap ang buhay sa Maynila kapag walang tamang trabaho. Iniintindi ko kayo. Namumuhay ako nag-iisa. Ngunit sa inyong ginagawa ay doon ako iintra. At dahil minamasama niyo ang ibig kong mangyari, it's up to you. I never bothered you again. Goodbye. Sabay off ng phone, binablock ang mga anak at hindi na siya makakontak pa. Hindi niyo ako maintindihan. Ang gusto ko na magiging asawa niyo ay katulad niyo din na mga professionals para din naman sana sa inyo ang kabutihan na hinahangad. Okay, sige, ipagpatuloy nyo ang nasimulan dahil aking tatapusin.
Ngunit isang araw, tumawag si Eljon. Ma Elsa, mayroon na akong girlfriend. Maganda na at sexy pa. At ano pa? Presentable ba siya sa akin, Eljon? Alam mo na ang likes ko. Ma, as I told you last time, never akong nag-promise dahil hindi ko pa alam noon kung sino ang magiging mamahalin ko. Nagdepende lang sa magugustuhan ko. Kaya hindi ako nag-promise sa inyo, ma. Pero sad to say, unemployed siya. Dahil grade 9 lang natapos niya. Gugustuhin man niyang mag-aral, ma. Ngunit ayaw sa kanya ang paaralan. Dahil lagi siyang sinasaktan ng kanyang amang sugarol. Sagot ng ina. Wala akong pakialam kung papaano niya i-handle ang kanyang sarili, Eljon. Bakit nag-explain ka sa akin? Ang masasabi ko lang, tanga ka, bulag pa, pinupulot ang mga bagay na igtatapon. Ano ba? Kay malas niyo sa buhay, pareho kayong tatlo. Inuuto-uto at napingwit ng maliliit na isda. Ngunit inuwi talaga ni Eljon ang asawa na si Nerissa sa kanilang probinsya na may anak na isa. Ganito ang kanilang pagtatagpo. Hello ma, this is my wife Nerissa. And Nerissa, she's my mother. Hello ma Elsa, nice to meet you. Ngunit hindi tumugon si Elsa. Puno ng paghihinagpis ang kanyang nararamdaman. Dahil ang kanyang lahat ng mga pinapangarap sa mga anak ay tinangay sa hanging amihan. Linapitan siya ni Eljon at ganito ang sabi. Sorry talaga ma, hindi ko natupad ang pinapangarap mo para sa akin at kabaligtaran talaga ang nangyari. Ma, hindi ko talaga kayang labanan ang malas sa buhay na dumating sa akin. Ano ba ang gagawin ko upang lumigaya ka lang, ma? Okay, isusugal ko ang aking pag-ibig kay Nerissa at sa aming anak. Pauwiin ko siya sa kanilang probinsya. At napuntahan ni Eljon ang kanilang kwarto ni Nerissa. Wala na si Nerissa doon. Narinig pala niya ang kanilang pinag-uusapan. At may sulat itong iniwan. Eljon, hindi man ako ang klaseng babae na ginugusto ng mama mo dahil wala akong pinag-aralan na ipinagmamalaki niya. Kaya isacrifice ko ang ating pag-ibig. I love you, Eljon. Paalam. At mula noon, lagi nang matamlay si Eljon. Halos araw-araw, nagpupunta ito sa tabing dagat. Ngunit isang hapon, sinundan ito sa kanyang ina at kanyang pinagmamasdan ang kalungkutan ni Eljon. Maging strong ka sa buhay, Eljon, dahil ganyan din ang ginawa sa akin ng iyong ama. Sobrang sakit ang nararamdaman ko. Ngunit, nakasurvive ako sa lahat. At narealize ko na ngayon na may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kailangan mangyayari ito. Lapitan ko siya. Anak, Eljon, tapatin mo nga ako. May galit ka ba sa akin? No, wala ma. At hindi mangyayari yon. At tama ka sa iyong ginagawa. Wala talagang magandang bukas na naghihintay kapag magpapatuloy kami sa aming relasyon ni Nerissa. Dahil wala siyang alam sa buhay at ako din minamalas sa hanap buhay. Kung ipagpatuloy namin ito, papaano ang magiging anak namin? Kaya ma, maraming salamat
po sa walang sawang pag-advise mo sa amin. Kahit minamasama ito sa iba kong mga kapatid, balang araw, ma-realize nila ang lahat. Sabi nila, bungangera ka raw. Hindi nila alam na isa ka palang dakilang ina dito sa balat ng lupa. To be continued, please watch it by next day. If you want, just tell me or write your comments and suggestions in the comments section. Action agad. Please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Short stories need remarks. See you. Bye-bye. Just meet me on screen.